Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Alam ko guys na hindi nyo pa ako kilala. Dahil di naman po ako famous. Kaya hayaan nyo na magpakilala ako sa inyo. Ako si Arlene Lundes. Ang bago nyong tutorial channels na aabangan. Guys, 2019 nag-join na po ako dito sa YouTube. Yung anak ko po ang ina-upload ko. Hindi po siya umanin ng followers at saka subscribers kasi hindi naman po talaga ako naging active. Okay guys, dahil ngayon hindi naman ako masyadong busy, kaya naisip ko na ituloy ko yung dating na-stop ko. Yun. Tuloy ko ulit yung pag-upload ko ng videos dito sa YouTube. At ngayon naman guys, ang i-upload ko ay yung sharing ba. Sabi nga nila, sharing is caring. Dahil first vlog ko ito guys, meron lang akong isi-share na business na worth it po sa akin. At for sure, magiging worth it din po sa inyo. Okay, ang first topic po natin ngayong first vlog ko ay ituturo ko kung paano nga talaga kumikita ang ukay-ukay. Meron akong 5 tips. Huwag po kayong mag-skip dahil meron po akong sasabihin na hindi nyo pwedeng palampasin hanggang sa huli. Okay guys, ready na ba kayo? So bago ko ipagpatuloy, please click this notification and please subscribe para lagi po kayo naka-notify sa mga videos na gagawin ko. Later. Number 1 tips. Sa mga wala pang puhunan or maliit lang ang puhunan, maghanap po muna kayo ng mga gamit nyo na hindi nyo na nagagamit at magaganda pa. Para naman, mapakinabangan pa rin ang iba. Actually, para naman din makabawas din sa mga gamit nyo or pwede nyo na rin palitan. Number 2, maghanap kayo ng mga reseller na nagbebenta ng mga bundle na merong 300 or 560 pieces na po yun. At ibenta nyo po sila ng retail, live nyo po sa FB o kaya sa Shopee. Number 3 tips. So, ukay-ukay kasi guys, merong magaganda, meron namang hindi. Pero nasa diskarte kung paano pa rin natin maibenta. May mga flows, may mga lints, at meron na nga parang mga mukhang basahan. Lalaban lang natin yan. Ang gawin nyo, mag-search po kayo sa Google guys. Meron doon kung paano magtanggal ng flows, mga lints, ayan. At pag natanggal nyo po yan, guys, boom! Mabebenta at mabebenta nyo yan ng malaking, na nasa malaking halaga. Siyempre, hindi naman po yung lalakihan nyo na parang lugi na rin naman yung client. Dapat meron pa rin pong love sa pagbebenta. Yung may concern pa rin po tayo sa mga client natin, hindi ba? Yung maaaliw pa rin sila. Maganda na pero mura pa din. At guys, meron guys na matitira at matitira na sa pag nag-live tayo, di ba? May matitira at may matitira. Ang gawin nyo guys, i-bundle nyo. Ayan, yung hindi naman kayo malulugi. Number 4, ako kasi guys, nilalabhan ko na talaga ang ukay-ukay. Ipapasok ko pa lang sa loob, lalabhan ko na talaga. Para naman, kahit pa paano na isusukat ko, so nakikita ng mga clients. At isa pa, pag nilabhan mo talaga siya, pwede mo talaga siyang taasan dahil nagmumukhang bago guys. Yun talaga ang pinaka-the best, yung magtaas ng price. Dahil sa, hindi naman talaga siya katakun-takun eh. Pag nalabhan mo talaga siya, ang ganda-ganda. Number 5, at ito na talaga ang pinakalas, guys, na tips ko na pwede talagang gawin ninyo. Ang maghanap ng mga supplier na pwede kayo makahingi ng
discount kahit 200. Kasi sasabihin nyo, lalaban nyo pa. Siyempre, yung consumo nyo sa water, sa electric bills, at sa sabon. At yung sa pagod nyo naman, huwag nyo na pong iisipin yun. Dahil, doon na lang po kayo babawi sa mga price, bawat item na nalabhan nyo at naging mukhang bago. Kasi yun, kapag nalabhan nyo na, pwede nyo na pong taasan ng price yung item. Okay guys, see you on my next vlog. At ituturo ko naman po sa inyo yung sa Shopee kung paano maging reseller at paano maging mag-live sa Shopee. Kaya stay tuned, okay? Sana may natutunan po kayo dito sa first vlog tutorial ko. Thank you for watching!